Upang mapanatili ang solemnidad ng banal na misa, pakilagay po sa silent mode ang inyong telepono. Magsitayo pong lahat at sumabay sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, ating pagsisihan ang lahat ng ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat upang ang painiil ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas. Pagkaloob mong amin nawang makamtan ang pagkapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin nang sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayun din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin. Pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang Diyos ay malapit at siya ang magpapatunay na wala akong sala. May mangangahasbang maghabla sa akin? Magharap kami sa hukuman at ilahad ang kanyang bintang. Ang Panginoon mismo ang magtatanggol sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin.
Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Dahilan sa iyo, ako'y inaglahi, napahiyang lubos sa pagkaunsyami. Sa mga kapatid, parang ako'y iba. Kasambahay kunay, di ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding matindi sa kalooban ko, sa akin bumagsak paghamak sa iyo. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Kaya naman ako'y wala nang magawa. Ang inasahan kong habag ay nawala, ni walang umaliw sa buhay kong aba. Sa halip na pagkain nang ako'y magutom, ang dulot sa aki mabagsik na lason, suka at di tubig ang ipinainom. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Pupurihin ang Diyos aking aawitan, dadakilain ko't pasasalamatan. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy di nalilimutan. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Magsitayo po ang lahat. Napupuri kami sa'yo, Karinawin Yesu Kristo, ang pagkamay mo sa tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon din ay binilangan nila siya ng 30 salaping pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng kapiyastahan ng tinapay na walang lebadura. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa?" Sumagot siya, "Pumunta kayo sa lungsod at hanapin ninyo ang taong ito. Sabihin sa kanyang ganito ang ipinasasabi ng guro, malapit na ang aking oras. Ako at ang mga alagad ko'y sa bahay mo kakain ng hapunang Pampaskwa." Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Nang gabing yaon, dumulog sa hapag si Jesus kasama ang 12 alagad. Samantalang sila'y kumakain, nangusap si Jesus, "Sinasabi ko, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin." Nanlumo ang mga alagad at isa't isa'y nagtanong sa kanya, "Ako po ba, Panginoon?" Sumagot siya, "Ang kasabay kong sumausaw sa bangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Pagpanaw, papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa aba ng magkakanulo sa kanya. Mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong iyon." Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, "Guro, ako po ba?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi." Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Tayo po yung po, pansamantala. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Padre. Muli po, welcome sa inyo dito sa ating pambansang dambana ni Santo Parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio.
Napakaganda ng ating ambience ano, ngayong panahong ito. Kita ko, ramdam ko, ang bawat sa atin, ngayon ay talagang nakakapagdasal. No? Talagang tahimik, tayong nakapanalangin ngayon, talagang nakapagsisi, nakapakumpisal. Ang dami na pong mga nagkukumpisal, no? Nami mga pari po diyan, no? Kaya talagang itong panahong ito ay panahon ng pagbabalik loob sa ating Panginoon, paghahanda ng ating kaluluwa. No? Nililinis natin ang ating kaluluwa ngayon, ang ating sarili, tayo naglinilay sa ating mga pangyayari sa ating buhay. At sa mabuting balita na ating napakinggan, narito ang highlight ay si Judas. No? Ngayong araw na ito, ang highlight ay si Judas. Si Judas na nagkanulo sa ating Panginoon. Tingnan ninyo ang kanyang sinapit ng kanyang buhay nung siya'y magtaksil sa Diyos. Anong kinahilat nga ng kanyang buhay? Siya'y nagpatiwakal. Nung siya'y magtaksil, talagang hindi niya matanggap ano ang mangyayari sa kanyang buhay. Siya'y nag-suicide. Mabigat ang sinapit ng ni Judas, no? Mabigat. Anong kanyang kasalanan na mabigat bago pa nangyari ang ito, no? Talagang simulat sa Paul sa kanyang puso na andun yung inggit, galit, no? No, yung talagang si Judas ay masama lagi ang iniisip, kaya talagang pag sinabi kay Judas, alam mong ikay demonyo, no? Kaya mga minamahal, tingnan niyo, pag ginalin niyo ang kanyang nangyari sa kanyang buhay, ipinagpalit si Jesus, no, sa 30 pirasong pilak, ano? Pinagpalit sa pera si Jesus. At marahil maramit pwedeng sa ating pagninilay sa ating buhay, mapapansin niyo 'yan, ano? Na minsan sa paggawa natin ng kasalanan, ano, na ipagpalit natin ang napakadaming biyaya na pwede nating matanggap. Dahil sa ating kasalanang ginagawa, na ipagpapalit natin sa Jesus. Sa napakadaming pwede mong matanggap na biyaya dahil sa iyong pagtataksil, ano, sa Diyos, napakadami ng biyayang nawawala sa iyo. No? Kapag tayo ay minsan ay itinitrade natin sa mga bagay na pleasurable sa atin, sa ating kagustuhan, si Jesus. No? Kaya napakadami ng nawawala sa atin. No? Talagang napakasabi ko nga po sa aking sarili minsan, talagang ngayong panahon, lalong higit ngayong panahong ito, minsan hindi natin napapansin, talagang si Jesus ay tinitrade natin sa napakaraming bagay para lang masunod ang ating kagustuhan. Sa katotohanan, tayo nasasanay magsinungaling, ano? Pinagpapalit natin dyan ng Diyos, no? Sa maraming bagay na ginagawa natin, kasalanan, matindi talaga yung kasalanan, pagkataksil, no? Pinagpapalit natin dyan. At kita ninyo ang bunga. Napakadami ng nawawala sa atin kapag ka ipinagpapalit natin si Jesus. Kita ninyo ang bunga sa inyong sarili at ating pagnilayan niya. Ano kayong mga bagay na ngayong panahong ito ay lagi kong ipinagpapalit si Jesus? Kaya naman, ganito ang nangyayari sa akin. Ano nangyari kay Judas nung ma-realize niya ang kanyang ginawa? No? Kahit alam niya, sa denial, no? Di niya matanggap. Padalawa, nawalan ng pag-asa. Kaya dumating sa puntong siya'y nag-suicide. Nawalan ng pag-asa dahil sa bigat ng kanyang ginawa. No? Ganyan din tayo, ano? Marirealize mo kapag nagawa mo na ang kasalanan, ano? Kapag naandong ka na sa kasalanan mong ginawa, lublob ka na sa kasalanan, kita mo ang sarili mo, ano? Parang gusto mo nang matunaw. No? Gusto mo nang mawala.
Dahil ang bunga ng kasalanan ay kahihiyan. No? Yan ang bunga ng kasalanan, kahihiyan. Pagkawasak ng iyong dignidad bilang tao. At maraming nawawalang biyaya na dapat itatanggapin mo dahil ginawa mo ang kasalanan iyan, napakadami ng biyayang nawawala sa iyo. Kaya, anong gagawin mo? Ang iba, lumuluha na lamang. Ano? Hindi matanggap ang nangyari sa kanyang sarili. Nalulungkot sa mga pangyayari sa kanyang buhay, bunga ng kanyang pagkataksil sa Diyos. Kaya mga minamahal, ngayong panahong ito, alalahanin natin na kahit na tayo bumagsak sa matinding pagkakasala, nandiyan naman ang awa at pag-ibig ng Diyos sa tao. Handa siyang iabot ang kanyang kamay kahit sa ikay putikang putikan. Handa siyang maputikan, maiahong ka lamang. Kaya sana itong panahong ito ng Kwaresma, ma-realize natin na sana marami na dapat akong biyayang natanggap na binbin lamang dahil sa Jesus ay ipinagpalit ko sa napakaraming bagay. Para sa maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kaprihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niya niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain at gawin mong ang pagganap namin sa kasalukuyan sa pagkapakasakit ng iyong anak ay magdulot sa amin ng katagang wagas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Nababanaagan na namin ang pagdiriwang sa kanyang pagkapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan. At magaganap na ang pag-alaala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya, kaysa ng mga anghel, narigisi-awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Siyang nagmulat sa bulan.
o hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may pag-alang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at panging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Sana ka, sana.
namin kami i-adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat inyong kaliyan at ang kapangyarihan at ang kamurian magpakailan manamin. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayang kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Narito ang ating Panginoon, ang Kordero ng Diyos. Mapalad ang inaanyayahan sa banal na piging na ito. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy ng pagpapaunlad ng parokya at pangbansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog.
sa kapwa mahigit, di naman kagalakan sa nalulungan. Kataluman sa tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak na sa pagdiriwang na ito ay siyang nagaganap. Pagkalobong kami makapanalig ng wagas sa kaloob mo sa aming buhay na walang wakas. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrolcina, monghing banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod sa Diyos. Amang kaisa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsiupo po na po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan na ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kami nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawain ito. Mangyari makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, one way ang daan galing sa highway papasok dito sa pambansang Dambana. Mula bukas, Huwebes Santo hanggang Linggo ng muling pagkabuhay. Maraming salamat po sa inyong pangunawa. Ikalima, bahagi ng mga gawain natin ngayong mahal na araw, nagpapatuloy po ang pagpapakumpisal hanggang Biyernes Santo na umaga. Ito ay sa ikawalo na umaga hanggang ikalabing dalawa ng tanghali at sa ikaisa hanggang ikalima ng hapon sa Chapel of Reconciliation. Gayon din naman, bukas ay Huwebes Santo, ang oras ng misa ng hapunan ng Panginoon at paghuhugas ng paa ng mga apostol ay sa ika-anim ng gabi. Susundan ito ng prosesyon
at pagtatanod sa banal na sakramento, kayo pong lahat ay naasahang makiisa. Ika-anim, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio, ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng carapple dito sa Pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga scholar ni Pio. Maaari kayong makabili ng tickets sa pamisahan, sa HR office o sa mga istasyon sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Panoorin po natin ito. 5 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging gawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyong ilabas ang inyong mga pabeblesan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito, sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na humayo kayong lagi sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Muli po, ako'y hinihikay kayong lahat. Sana tulungan ninyo ang ating mga kabataan, mga scholar, sa pamagitan ng pag-avail ng raffle ticket.
Meron po di yan. Yan po yung 500 piso lamang. Pa-birthday nyo na kay Padre Pio. Yan po yung bubulahin sa May 25. Yun po ay kaarawan ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong tulong. Walang sino man ang nakukuhan para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya.